Isa ka rin ba sa mga taong nagsabing naka-move on na ako sa kanya? Well, here are the signs ng mga taong nagsasabing naka-move on na ako sa kanya. It's time. It's time for Untamed. Tamed. Emotions going wild. 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 With... One thing to remember na hindi mo kailangang tumulad sa iba upang maging masaya. Be inspired by some people, but don't strive to be exactly like them. Dahil God has plans for you and for them. You are unique. There is no another you. Although may mga kahawig, pero wala talagang taong who looks exactly like you, who act exactly like you, who can love just like you. Dahil again, lahat po tayo ay may kanya-kanyang katangian at ganap sa buhay. Ipakita mo ang totoong ikaw, yung ugali mo. Dahil dyan mo malalaman kung sino yung magsistay despite how difficult you are to deal with. Show your bad attitude and see who will stay. We are all special. May rason kung bakit ka create, and there would be something special na kaya mong gawin at magagawa mo. Na kung hindi mo magagawa, this world would not be special as it should be. Always remember to never try to change yourself para lang mag-fit ka sa nakararami. Maybe you can fit siguro by pretending, wearing that full face mask para lang mag-fit, but maybe you could fit outside, but never inside. Because if nag-try ka to change yourself para lang mag-fit sa nakararami, makiusa sa trends, then you'll never be comfortable. You'll never be truly happy. Because if you think na magiging masaya ka or mas mapapansin ka ng iba, if you're going to do something kahit na hindi ka naman comfortable para lang mag-fit ka sa kanila, well, no. Although, walang mali in changing yourself. Changing yung para sa sarili mo at hindi para sa ibang tao. Because you can never please anyone. Dahil pag yung tao na yan ayaw niya sa'yo or naiinggit siya sa'yo, that person will forever dislike you. Kagaya na lang ng sinabi ko na just like a fruit-bearing tree, pag madami yung bunga niyan, binabato yan. Isa ka rin ba sa mga taong nagsabing naka-move on na ako sa kanya? Well, here are the signs ng mga taong nagsasabing naka-move on na ako sa kanya. Una, if pinapakinggan mo or pinapanood mo yung videong to, ibig sabihin, interesado ka sa pag-uusapan natin ngayon and siguro sinabi mo na rin minsan na naka-move on na ako sa kanya. Pangalawa, if sinabi mo na rin yung katagang na-delete ko na, yung feeling na na-delete ko na lahat ng conversations at mga picture naming dalawa sa phone ko. Pero ang tanong, paano naman yung mga backup mo sa laptop mo? Sa hard drive mo? Sa flash drive mo? Ano ang ibig sabihin ng mga video na nandoon pa? Are you still going to keep all those memories? Alam ko naman na siguro para sa iba, sinasabi nila na nakalimutan ko lang i-delete. Nakalimutan ba talagang i-delete o talagang hindi dinilit dahil nangihinayang baka magkabalikan? Meron din namang iba dyan nagsasabing na-delete ko na yung number niya. Siguro na-delete mo na talaga yung number niya pero memorize mo pa rin. What's the point of deleting things kung siguro patuloy pa rin na pumapasok sa puso't isipan natin? Alam ko naman yan eh. Actually, mahirap burahin yung mga bagay na may mabigat na alaala. Pero kung alaala yung paghahawakan natin, naway maalala mo rin yung sarili mo dahil hindi ka na niya naaalala pa. Pangatlo, kung minsan sa buhay mo, pinatamaan mo na siya sa lahat ng bagay. One will say pinatamaan sa lahat ng bagay, lahat ng posts mo sa social media patungkol sa kanya. Mahirap yung every post mo is patungkol sa kanya. Pero ano yung mas masakit? Na kahit anong post mo man, anong quotes man, yung pinopost mo, anong story mo man,
sa social media, wala lang yun para sa kanya. Pang-apat, and this is very common, especially pagkaka-break niyo lang at sasabihin na ka-move on ako sa kanya, kaya blinak ko siya. Kung kailan wala na, saka mo hahanapin. Naaalala mo pa rin ba yung mga ngiti niya, yung mga pangako niyo sa isa't isa, yung mga panahon na sobrang saya mo pag nakikita siya? Pero naaalala mo rin ba yung sakit ng mga panahong iniwan ka niya, yung mga panahon na hindi mo alam kung ano ang gagawin dahil wala na siya? Hindi mo lubos akalain na sa sobrang higpit ng kapit mo sa kanyang mga kamay, kayo pala ay maghihiwalay. Pero yung hindi mo maintindihan kung bakit noong mga panahon na wala na, saka mo hinahanap. Habang ikaw ay mag-isa, namimiss mo yung bonding niyong dalawa. Nakakamiss yung tipong kailangan mong magtiis. Kailangan dahil wala na. Gustuhin mo mang ulitin, pero parang malabo na. Nakakainis dahil kung kailan wala na, saka mo hahanapin. Nais mong yakapin, pero hanggang sa alaala mo na lang pala siya dadalhin. Masakit dahil you thought that there's still second chance. Pangalawang chance na magkabalikan. Na baka ako pa ay kanyang nagugustuhan, pero hindi na raw, sabi ng kapalaran. Pero bakit ganon? Lubos kang nasasaktan dahil ikaw din ay may nararamdaman. It's time, for Untamed, Emotions Going Wild, with... Thank you.